Lobster, tipid pa kasi ang pagkain niya lang mga digmang, guppy grass. Ito, andito yung mga breeder ko ng lobster. Ito. So lahat to papuntang pet shop ano na. Pet shop. Oo. Pang noong Martes, madami akong natir lang to eh. Mga hindi na kinaya ng truck eh. Ito, lock to eh. Ito, sibungkin at saka goldfish. Yan. Sibungkin. Magaganda na yan. Oo. Hindi, lawak-lawak siya. May maganda, may pangit. Bahala na yung pet shop magbenta niyan. Sila na yung nagpe-presyo niyan eh. Hindi ko kasi alam yung mga presyo ng ganyan. Sige kuya, anong next na papakita mo sa amin? Ito naman, yung breeder ko ng lobster yan. Ah, okay. Oh. Ito yung mga anak niya, oh, yan, oh, similya niya. Yan. Ito yung pagkain nila, guppy grass. Saan ang gagaling naman yan? Sa fish pan, pinaparami namin. Ah, may fish pan kayo na yan na pinaparami? Oo, pinaparami. Tiyanan lang yan. Tapos kuha tayo, meron din may puti dito eh. Uli tayo ng breeder. Madami akong breeder niyan eh. Ilang pita kasi yan eh. Eto, dito ko nilalagay yung anak niya eh. Kabilang to. Isang inagot? Magkano isang ganyan? Ako conforme sa laki. Yung pinakamaliit niya, ang wholesale, 30 pesos. May 50, may 70. Yung pagka-retail naman, may conforme din sa pechap. May 100, may 250. Sa nagbebenta. Ito. Anong ipapakita mo? Muli natin yung mga breeder. Baka meron may itlog dito. Tayong babae at lalaki. Diyan sila nagtatago? Oo. Kasi pag sila naglulunok, tsaka yung may itlog, dito sila nagtatago. Kasi pag sila nagpalit ng balat nila, kinakain. Nino? Nilang. Kapwa niya? Oo, kapwa niya. So, hawak lang ako, kuha laop lang gan para kita natin yung lagay natin. Okay, sana. Ito. Yan. Breeder to, kuya? Oo, oh, breeder to. Oh. Ito yung mga, simili niya. Ito yung itlog niya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Para pa ngayon ako nakaharap sa ngayon mga camera, sir. Ngayon lang? Hindi naman ako... Eh, hindi halata. Parang sanay na sanay ka. Ngayon lang. Si boss ko narito nga si boss. Yung kami papaharapin eh. Nadaya ako eh. Hindi dumating. Hindi umatid. Okay. Kasama pa rin natin si Kuya James Dita. At andito pa rin tayo sa... Sir, anong pangalan ng farm nyo? Yung Lucky Bet. Lucky Bet. Bet. Pero nung una bet? To... Bet. B-E-T o B? Boy. B. Boy. Lucky Bet? Kapatid yun ni boss Jimmy. Lucky Bet. Lucky Bet. Oo. Okay, Lucky Bet. B.E. Bakit? B-E. Bakit bet? Ayawang ko din. Sila nagpangalan nito. Hindi naman ako kung ano man yung kanila. Yun okay. So, ang ngayon, wala. Si Kuya James ay expert sa aquaculture, particularly sa ornamental fish. Ngayon, pinakita ni Kuya yung iba-ibang isda kanina, no? Nung nag-umpisa tayo doon sa kabila. Yung malaki. Sa koi. Koi. Japanese koi. Okay. Tapos, after nung Japanese koi, pinakita mo yung ibang mga malilit na isda, no? Isda. Mga plati. Okay. Mga balong plati. Oo. Mga iba't ibang isda. Okay. Kuya, diretso tayo doon. Yan. Harap. Kuya, ganito. Yan. Yan. Ganyan.
tingin-tingin ka lang pag may sasabihin ka. Pero yung paa mo hindi nagagalaw. Hindi nagagalaw. Okay. Okay na? Yeah. Okay. Tapos, may pinakita ka rin na yung goldfish. Goldfish, saka sibungkin. Oo. Okay. At syempre, pinakita mo yung tinatawag mo na lobster. Pero ang pangalan nun ay... crayfish. Crayfish. Sige kuya, anong next na papakita mo sa amin? Ito naman, yung breeder ko ng lobster yan. Ah, okay. Oh. Ito yung mga anak niya, oh, yan, oh, similya niya. Yan. Ito yung pagkain nila, eh, goopy grass. Saan ang gagaling naman yan? Sa fish pan, pinaparami namin. Ah, may fish pan kayo na yan na pinaparami? Oo, pinaparami. Kifanan lang yan. Tapos kuha tayo, meron din may puti dito eh. Uli tayo ng breeder. Mm-mm. Madami akong breeder niyan eh. Ilang pita kasi yan eh. Eto, dito ko nilalagay yung anak niya eh. Kabilang to. Magkano isang ganyan? Akong porme sa laki. Yung pinakamaliit niya, ang wholesale, 30 pesos. May 50, may 70. Mm. Yung pagka-retail naman, may conforme din sa pechap. May 100, may 250. Saan nagbebenta? Ito. Anong ipapakita mo? Muli natin yung mga breeder. Baka mayroong may itlog dito. Yung tayong baba, itlog lalaki. Yan sila nagtatago? Oo. Kasi pag sila naglulo, no, tsaka yung may itlog, dito sila nagtatago. Kasi pag sila nagpalit ng balat nila, kinakain. Nino? Nila. Kapwa niya? Oo, kapwa niya. So, hawak lang ako, kuha laup lang gan para kita natin yung tagay natin. Okay, sana. Ito. Breeder to kuya? No, breeder to. Oh. Ito yung mga similya. Ito yung itlog niya. Yan, oh, yan. Malapit na siyang mapisa. Oh. Okay. Ito, bago magpisa, pag nasimulan lang itlog, ito, 2 months halos niya sa tiyanya. Okay. Malalaki na siya bago niya ibuga. Itong ganito na, oh. Yung bago, may itlog na kulay itim. Ito naman yung lalaki niya, oh. Paano mo nakita na lalaki? Ilan, sir? Balik natin. Babae yung may itlog? Hindi, oh. Yan eh, kahit po yung kwan. Bilan tayong babae. Laki din. Saan dito mangipit? Kung siipit ka nito, talaga, dugo. Ah, talaga? Oo. Ayan. Ito, sir. Ito yung babae niya. Oh, sisimula na siya mangitlog. Mm. Yun siya, oh, may puti siya dun sa gitna. Mm-hmm. Pinakaibahan sa lalaki niya, ito naman, oh. Ito, malaki yung puti. Ito yung puti, yan. Malaki? Malaki. Pati yung sipit niya, halos malaki yung sa lalaki. Mas malaki yung sa lalaki. Hmm. Ito yung pinakamagandang pagkitaan dito. Kailan ba may ganito? Oo, kami lang. Ah, saan galing yan ito? Eh, hindi ko lang kung saan galing yan. Yan eh, parang 12 piraso lang. Noon? Oo. Ito eh, nung dalhin ni boss, bagong bili lang to. Mga 2016, dinilihan ni boss. Ako na nagparami. Yun, libo-libo ko yan pag kami nag-harvest. Pero nung una, tagal ko bago na parami yan.
Talagang puro kung kami. Puro testing. Kasi si boss, talagang pang nagdala dito ng mga ganyan, wala. Iiwala niya, tuturo lang. Puro kami experiment. Hindi niya wakan. Oo, pwede. Hindi mo niya kakagatan. Yan. Hindi naman. Huwag lang hawakan mo ng nakaharap. Talagang masakit yan. Oo. Makakagat. Yan. Mayroong puti yan eh. Huwag lang makakita yung puti eh. E ganyan mo nga, malaki siya. Ano yan, man? Love, sir, na ano, na ornamental. Sir, saan nag-umpisa ang crayfish? Eh, dala lang yan sa akin ni boss eh. Sa mga 12 piraso lang, hanggang sa naparami ko. Eh, kung mismo nagparami? Oo, ako lang. Okay. Paano mo natutunan yun? No? Siyempre, nung bagong dating, hindi ka marunong nun. Ay, di, tinuruan ako ni boss. Talagang puro experiment. Tawa na siya, dumami. Napadami niyo? Naparami ko. Okay. Kayo lang ba ang may crayfish dito? Ang kami lang. Pati kami lang ang mayroong ganitong alaga ng ornamental, fish. Okay. So, yung basically yung mga ornamental fish nyo dinadala doon sa sarili nyo na pet shop doon sa Antipolo. Mambugan, Antipolo. Mambugan, Antipolo. At at the same time, nagsusupply kayo sa ibang mga pet shop. Oo. Okay. Okay. So, basically, yun ang market. Oh, yun ang market. Oo. Kumusta yung market na yun? Ano ba? Tama-tama lang? Konti? Kulang? Kulang talaga yung isda ko. Gusto talagang mangyari ni boss. Kada weekly, 2 biyahe. Kaso, hindi ko masyadong kayanin. Okay. Yung isang biyahe, ilang isda yun? Basta puno yun. Hindi ko, kasi hindi ko na binibilay yung mga lakas. Pero tansya mo, mga magkano laman nun? Ilang tray? Yung isang biyahe? Oo. Akomporme sa pag maraming lobster, basta isang biyahe niya, ay pinamainan, 50,000 ang halaga. Ganun. Yung halaga? Oo, lahat ng karga ng truck. So, ibig sabihin, kung gusto ni Sir Jimmy na ano, 2 biyahe, 100,000 yun. Oo. Ilang biyahe sa isang linggo? Hindi, gusto nga niya 2 eh. Sa isang linggo? Sa isang linggo. Pero ako, isa lang ng isa sa isang linggo. 4 isang buwan. 4 Minsan nangyayari, 3 lang eh. Pag yung talagang taghirap, mag-breed. Okay. May time din na mahirap mag-breed. Nasa panahon din, pag-aalaga. Kasi okay. Ano yung panahon na pinakamahirap mag-breed? Ito yung kuhan, yung panahon ng taglamig. Taglamig. So start ng October, November. November, December, January. Maabot hanggang February. Pagdating ng March, hayaay na ulit. Madali na ulit. Mahirap pa rin kasi kukondisyon mo pa ulit yung mga breeder mo. Kukondisyon mo. Isang buwan, ganyan. So, April. Yeah, April. Na. Yeah, no. Maganda na. April, May, June, yeah, July, yeah. August. Yeah, maganda na. Hanggang May September. Ni, hanggang September na to. Yan. So, parang 6 months. Oh, 6 months. 6 months na maganda yung ano yung breeding cycle. Yung breeding. Pero so, sa lobster, ay walang problema. Tuloy-tuloy. Ah, okay. So, ornamental fish. Yan yan. Pero yung lobster, all year round yan, walang problema yan. Walang problema. Huwag mo lang mapapabayaan tuloy. Nakita naman niya kanina, ang dami kong sinasabi. So, basta tama yung management, tuloy-tuloy ang production, ang breeding ng crayfish. Okay. Sir, paano mag-breed ng crayfish? Wala, simple lang. Sa pagsasamahin mo lang sa isang concrete pan yung mga breeder, tapos kusa na silang mga anak doon. Gaano katagal mo silang pagsasamahin? Na matagal. Talaga halos 3 months, ganyan. Pinawa, 2 months. Well, kasi nililinis ko rin yun eh. Pero makikita mo na lang siya. Pag pinagsama mo sila, halimbawa na 50 pieces na babae, tapos yung lalaki niya, mga 25 lang. After na 1 month, pwede mo silang tingnan kung meron ng may itlog doon sa kanilang taguan. Yung pag nakita mo, siya mga 1 month ulit, siya nakita mo, ang dami na. Yung lumalangoy na? Yung lumalangoy na. Nagkapit na doon sa goopy grass. So, sa 2 months? So, yun pong 50 na female, 25 na male, gaano kadaming anak na crayfish ang
crayfish ang conforme din sa laki nung breeder. Breeder. Okay. Kasi hindi naman lahat kasi sila minsan umiitlog lahat eh. Kasi meron siyang napapalit ng balat, ganun. Yung normal, normal. Doon sa average na lang tayo. Huwag na yung marami, huwag yung mga konti. Eh, sa totoo lang, hindi ko talaga nabibilang. Okay. Yung amount? Yung mga, ang kinuha lang namin, sir, hindi yung grow out na lang. Kung sa grow out na. Okay. Doon mo na malalaman. Ko. Okay. Yan. Kasi pinipicturean ko din, di ba, gabi sa ano, yan. Ganun sila pa nag-meet. Kubayan, katulog ko na eh. Ito, ayan. Pag kami nag-harvest, talaga, ang dami niya. Halos puno ito yung ganyang kukurat, palibo. Kailangan may ganito? Oo, kami lang. Kailangan lang? Dito. Pati dito sa, halos sa lago na, kami lang may ganito eh. Talaga si boss na, pakahilig sa isda. Ha, kami eh. At sa aquarium din to? Ayawang ko lang. Pag sa bahay? Pag sa bahay, sa aquarium. Tapos lalagyan lang din yung guppy grass. Yung ibang bumibili niyan dito, tinuturuan ko. Sabi ko, pagawa ng ganito. Kasi pag isa ko niya, walang taklob. Kasi, makayat. Makayat. Sige, kuya, balik. Dahil nung una, dyan ko lang yung binibred eh. Sabi ko, boss, dyan parang, oh, parang nauubos, boss ah. Kasi doon niya tinuro eh. Yung pala kasi, para din hito, ganun, nagbubutas sa gilid. Ay ko, ilipat ko mo sa concrete pa, no, tumatakas. Ah, nung matutuwa ko dito, yun, bilis. Magparami. Hindi na kailangan ng maraming feeds. Puro damo lang. Ito, ito, ganito kalaki yan. No. Ito, 3 months yan, no. Pwede na yan. Matagal-tagal din lumaki. Eh. Ayun, nun, tumatakbo. Oo, oh, yan. Oh. Mapakadami niya, no. Madilim, eh. Pero yung nilipat ko kanina, ito, kakanina lang ako naglipat eh. Ito siya. Hindi masyadong titay. Pero ang dami yan. Ano itong mga ito? Ito yung pataguan ko nyan. Ito yung kun lang yan. Yung sa silicone. Recycle lang. Oo. Pinaghahala ko lang kayo, boss. Okay. Ayan. Ito asan? Na, oh. Ayan, ang dami. Ang dami, maliliit. Oo. Galing lang dito siya kanina eh. Nilagay ko lang dyan. Kasi pag hindi mo siya pinagbukod-bukod, sobrang dami, nakakainan sila kasi. Kasi mga breeder naman, eh mga similya ng goldfish, si Bungo, hindi naman natin makikita. Itim kasi siya eh. Itim, fry. No? Ito yun eh. Sa similya to ng goldfish eh. Kasi mayroon makikita niya, no? Itim. Nililiit, no? Yun, nililiit. Bago pa lang kasi ito eh. Ito, 5 days lang. Hindi ka gaya siya ng Japanese koi na 5 days, malalaki na nakikita siya. Nakikita mo na? Oo, kita mo na siya. Pati mga kulay dilaw. Ito yung breeder ko ng goldfish. Ito? Ayan, ilang piraso lang yun. Nasaan? Ayan, okay. Ah, tapos may kasama siyang janitor para hindi na ako naglililis. Janitor fish. Dito siya. Ganda oh. Sana hindi ko napakain. Pag breeder to kuya? Oh, breeder. Banga busog siya eh. Pero pag siya gutom, andyan lang sila eh. Pag ako'y lumalapit. Lalaki? Oo. Ito, babae to. Ito, lalaki. Kabila. Ito, babae. Ito, babae. Ito, itong lalaki. Babala, ito, lalaki. Lalaki. Oo. Anong pinagkaiba nila? Sa palikpik niya, pati sa hipo. Iba yung itsura ng tiyan. Huli tayo. Huli tayo ng lalaki. Ilang taong ka na dito kayo, James? 20 years sa November 24. Kay sir? Kay sir. Isda na yon yung 20 years na yon? Hindi pa, kabibili lang nung kabilang farm. Pagkabili niya, ako na yung katulo sa paggagawa ng fish pan. Oh. Ako nag-ooperate ng bako. Paplano kung anong gagawin.
So noon wala ka pang alam sa isda noon? Ah, wala pa. Wala pa akong alam. Alam ko lang eh mag-drive. Oo. Yung kami bago, tagal bago namin napaganda yung kabila. Mas mahirap gawin yun. Pero si Boss Jimmy, ano na noon? Talagang hindi lang binitawan ni Boss Jimmy. Talagang mahilig siya sa isda eh. Dito siya. Lalaki ito, lalaki. Matalas yung palikpik niya ganito. Okay. Pero, tapos iba rin yung kanyang dito. Hindi malalim. Malalim. Matigas pati siya. Basta itong pag pinagkukuhan ito, talaga ito, hipuin ito sir, palikpik ito. Talas, ganun. Matalas siya. Tapos siya, pag pinisa mo niyan, pag yung bagbira, may lumalabas siya, similyan na kulay puti. Yan. Okay. Pero ngayon, wala siya eh, kasi kabibrit ko lang eh. Kabibrit lang? Kinukondisyon ko din ito, bago isak lang, bago ibrid. Ganda, no? Oo. Yan, pag ganyang kalalaki na yan. Kung nga 500 na kaya. Isang babae. Kuya, magtira ka ng isang lalaki. Yan, tapos kuha tayo isang babae. Let's compare natin. Hindi tayo nung sa inyo. Minsan, pagkawan, yung aking... yung tao ko dito, minsan pag pinag-breed ko, siya pinag-ahango. Lawak-lawak siya. Tapos ako pa ulit pipilian. Bagka nung halaga ng isang breeder na to? Mahal. Mahal na to pag bebeta. Kasi minsan pag yung may edad na to, pinapalitan ko na. Ah, papalitan mo rin? Oo. Pag ganito kalalaki na ito, 600, 500 benta sa pet shop nila to. Dagdagan ko lang ng tubig ha. Kasi may stress siya eh. Okay. Ayan. Okay. Asan yung lalaki kanina? Ito, parang mas payat. Oh, ito. Ayan. Matalas yung palikpik niya, oh. Okay. Tapos iba rin yung hitsura ng kanyang pinaka... Chan. Chan. Tapos yung babae. Ito naman siya, oh. Makinis. Kuhin mo, sir. Oh, kinis niya. Wala siyang matalas. Tapos siya, oh, malambot siya, oh, ibang tsura, oh, malambot ang tiyan. Ah, okay. Yung weight niya, oh, ganun. Iparehas mo, iganun mo, kuya, ipakita. Yan. Ito, oh. So, ito, may lalim dito. Oo. Ito, wala. Wala. Malaki ng pagkakaiba niya, oh. I see. Kay tsura. Pero pag sa iba, kaya sabi, pares isda lang yan. Sabi nga, dahil tatanong, paano mo nalalaman? Yung iba nga talaga, sa tingin ko pa lang, alam ko na yung babae talaga. Alam mo na, no? Mas bilog yung babae, no? Oo, mas bilugan. Bilog. Mas bilog. Pero mayroong parehas halos lahat din sila ng itsura. Hindi mo rin makukuhan. Masasabi na babae o lalaki. Ito? Yung sibong ka naman yan. Ha? Sibongkin. Anong isda to? Sibongkin. Iba rin? Iba rin. Para din lang nito ang goldfish. Kasi siya, mga haba lang siya. Yan, mga breeder ko din yan. Mabili rin to? Oo, mabili din. Halos lahat itong mga isda ko yan, dun, galing sa kabila. Ang breeder naman ito, ako na nagkuha lang ng breeder. Ako nung Peter, pag matanda na, pili na ako ng pampalit. Ilang taon yung matanda na? Pero tumatagal sila ng kanya, 10 years. So, 7 years. Bago ako magpalit. 10 years, bali na nanganganak yun? Mm-hmm. Pero meron din namang panahon na kakasakit ang mga alaga ko. Namamatay? Namamatay. Yung init, lamig. Pinakamahirap pag itong Berman. Pag nag-umpisa yung malamig na klima. Hindi ako makapagpaanak, nagkakasakit. Ang daming dumadapong sakit sa mga kaliskis nila. Dami. Pag hindi ka marunong talaga, hindi ka makakapag-produce ng maraming anak. Ito yung red plate, yung dalawa kanina sa kabila. Ito yung breeder. Oh. Ito siya. Ang dami niyang anak ko. Oh.
Mahal yan, ito red plate. Mahal to? Oo. Kaya yung isang piraso yun, mayroon 20 pesos. Ang liit niya. Pinakamahirap paramihin. Nung una, hindi ko maparami to. Nalaman ko yung technique. Dito lang pala. Kasi si boss dati, gusto lagi dyan sa fishman lahat, breeder, para malaki daw, mas maraming napuproduce. Mm. Tagal, halos, dalawa to, tatlo. Ego, boss, talaga hindi makapag-produce na marami. Nawawala yung anak niya. Ego, testingin ko boss sa konkreto. Pag malaki, nasa natin lagay sa pan. Ayun. Pero pag nilagay ko rin sa pan, halos 50% nawawala din eh. Kaya doon ko nalang pinalalaki yung iba sa kabilang kukurit pan. Galingan nito, harvest ka lang din ng harvest. Pili mo lang yung malaki. Tuloy-tuloy lang yung panganganak niya. Patingin yung itsura ko yun. Ito, bali, 2 weeks lang dito. Kalilipat lang dito. Dito. Pero kailangan mo din ito, ang goopy grass. Kasi, ito, kinakain din ng nanay niya pag walang ganito eh. Pag wala sila pinagtataguan. Yung grass na yan, namamatay yan. Ay, wala sa tubig. Pero pag andito, meron sa lobster, ubos to ng lobster. Kaya ito kasi ng lobster. Oo. Ito, pag sobrang ang dami, bibigay ko naman sa lobster. Diyan. Kasi pag wala nito, pag pinakain siya, yung pagkain niya, diretso agad sa baba. Hindi niya makain kasi nakanit siya. Oh, puro experience lang dito. Kaya boss lang ako natuto talaga nito eh. Mag-alaga. Libangan daw niya. Ginawang negosyo eh. Dating libangan pa niya. Oh, libangan lang niya to eh. Siyempre may hiling, may pecho. Ginawa niyang negosyo na. Kumikita? Oo, kumikita. Basta monthly bumibenta ng... Merong mahigit 100, merong 50 lang. Conforme din sa products. 100,000? Oo, monthly. Ito yung babae niya. Ayan. Malaki ang tiyan, bilog. Ito yung lalaki niya. Payat lang siya. Mabenta kasi ito eh. Tsaka yung swordtail. Swordtail, yung mahabang ganun. Oo, pupula din siya. Kaso ando sa kabila eh. Wala ako sa concrete pan doon eh. Hindi nakabang huli. Mayarap eh yung dilaw na danyo. Inalis ko na. Lugi lang sa concrete pan. Lugi sa kuryente. Pero nung una talaga kami dito, yan, lugar na yan. Puno yan ng aquarium, puno yan ng... May fighting fish ako, sorte, yung angel fish, flower horn. Ang hirap. Tapos lahat ng pakain, gusto ni boss eh, yung natural. Sinabeber din namin ng tubig. Maganda kasi ako sa aquarium to eh, pag madami, tapos malaki yung aquarium mo. Lumumukhang... Makintab siya, pulang-pula. Ang ganda sa gilid tingnan. Sige pa yan. Talaga lang ako. Pagod din. Pagod hindi pwedeng yan. Umaga, araw-araw, andito. Sino natutulog dito? Ay, yung... May tao ka? Mag-asawa. May tao na ako dito. Sila taga-bantay mo rin. Oo. Ayan, no. Ito, ganda. Lobster din yan. Mga bata pa yan, gagawin ko din breeder. Pinili ko lang nung Martes. Kasi pili ako ng pili. Kasi pag pinabaya mo, kasi yung may edad din yan, namamatay. Halos 3 years lang, hindi na pwede. Hindi na, namamatay na. Mabilis ang buhay niya, hindi kagaya sa isda. Dumenta nga kami ng lobster ng buwan ng June, 160,000. Huh? Lobster lang? Mm. Ito, lobster dito. Hindi ko makakalain eh. Bakit biglang lumakas? Hindi ko rin alam.
Kasi hindi naman ako nagkuha niyan, nagbebenta sila. Ilan ba yung pet shop niyo? Isa lang. Kaso siya, isa lang. Sa Antipolo lang. Ang bugat. So, lahat nagdi-deliver sila sa mga ibang pet shop. Ibang pet shop. May umo-order. Pag marami ang kuhan, yan may lumalabas din siyang puti. Na lobster. Oo, ilabas nga natin yun. Kuya, pakita nga natin yung puti. Hindi natin. Wala yung mga breeder ko na kuhan na puti. Mabilis to. Sabi ko, boss, bet, may puti pong lumalabas. Hindi daw niya alam. Presya. Ganyan talaga yan? May parang alikabok? Hindi. Kaya siya ganyan. Kasi gawa nung guppy grass. Nagkakaroon siya ng lunak, putik. Kasi galing kasi po sa pispan niyang mga pinapakain ko. Mm-hmm. Tsaka kasi yung pigs, binibigyan ko rin ng konting pigs. Ito, yung iba niyang pang harvest na. O, pipilihan ko pa yan. Yung maliliit, lalagay ko sa pan. Tatlo pa. Anong presyo na itong puti? Hindi ko rin alam, sir. Pero parang medyo mahal din naman yan. Pero kahit sa gawin mong breeder, pula din ang mga lumalabas. Na anak? Na anak. Talagang may lumalabas lang siyang puti. Boss, may lumalabas na puti. Hindi din daw niya alam eh. Nung una, ginawa namin breeder. Ah, wala. Mga pula din ang inanak. Inanak niya pula. Talagang what? Halos eh, 2% lang. 1% yung lumalabas na puti. Isolated lang talaga. Ito, nabawasan ko na to. Nadala ko na doon kahapon sa kabila. Ayan. Pero yung malalaki nito, pang grow out na. Madami ding hipo, dahil ka pipili. Pero pag hindi ka matyaga, ay wala. Kailangan talaga lagi ito, araw-araw, at dito ka. Tapos yung masipag ka maglipat ng mga similya. Kasi pag pinabayaan mo lang siya, wala. Kakainan siya. Kakainan, mauubos lang. Kahit yung bigay ka lang ng bigay ng pakain, kailangan masipag ka talaga maglipat. Tuwing ito, kailan ang lipat? Kung ano yan, halos pinipili ko, halos araw-araw. Huh? Hmm. Eto, kasi madami siya eh. Tapos, pag yung kukunti na talaga siya, wala na lumalabas na maliit na anak, lilinisin ko naman yan. Lipat uli ng concrete pan. Matarabaho din. Kasi yung concrete pan mo? Kulang. Papagawa pa nga ulit kami dito eh. Meron bang breeding season? Kailan nagbe-breed ng crayfish? Ah, wala. Walang season. Talagang tuloy-tuloy lang. All year round talaga? Tuloy-tuloy lang. Okay, so ibig sabihin, alam, isang pond, naglagay ka ng 25 na male, 50 na female. Two months sila doon, sir, di ba? Oo, 2 months. After 2 months, tatanggalin mo sila doon? Pwede namang hindi. Pwede tanggalin. Kasi kaya ko lang tinatanggalin pag yung medyo madumi na yung pispan, yung concrete pan. Ibig mong sabihin, all throughout, laging magkasama yan. Oo, kailangan. Then tuloy-tuloy, anak lang ng anak, anak lang ng anak. Gwa, pwede rin mong tanggalin yung breeder kung masipag ka magtanggal ng anak. Pag nakita mo namang marami na yung lumaki na hindi mo nakuhalat yung anak, saan mo siya linisin? Kasi kinakain na niya yung maliliit. Kakainin niya. Kakainin. Okay, pag natapos siyang mga anak, di 2 months na yon. Kailan siya mga anak ulit? Nang panibago? Eh, hindi ko lang masabi, sir, kasi sobrang dami. Hindi ako nakapag-testing ng 2 pares lang sa akwaryo na. Hindi ko na siya na masyado. Oo, basta ibig sabihin, pag linagay mo dyan, tuloy-tuloy na yan ang anak. Ang ginagawa mo na lang, kuha ng maliliit, sineseparate, palalakihin, tapos doon may bago na naman maliit doon. Bago na ulit. Ah. Pag kukunti na siya yung mga anak, yun, saan ako siya lilinisin. Pag konti ng mga anak, ibig sabihin, tumanda na siya? Tumanda na. Merong namamatay na. Gaano katagal yon? Ilang taon yon? Na nandyan siya na anak ng anak?
At tuloy-tuloy. 3 years? Oh, 3 years, ganyan. Bago mamatay yung breeder. Ah, okay. Tumatagal ng 3 years. Saan ka kumukuha ng bagong breeder? Ay, dun sa mga hinaharvest, oh, hinaharvest namin na pinipili ko yung magandang kulay, yung size. Yun. Mm-mm. Kada harvest kami, no, pinipili ako na. Nagsiset aside ka? Nakabukod na talaga. Nang gagawin mong breeder? Oo, para hindi ako maubusan. Hindi yung puro breeder na lang yung makasama. Wala na palang laman yung kuhan mo, kaya hindi na nanganganak. Mm-mm. Paano yun? Nagpapapasok ka ng bagong stock o sila ng sila? Hindi. Yung pinipili ko, sila yung pagsasayang bago. Kasi meron pag pinaglaw ko. Pero posibleng baka magkapatid yun? Oo. Eh, wala naman problema. Wala naman akong nakikita ng mortality. Abnormality. Oo, ganun. Yung nga lang, may lumalabas na puti. Na, pero hindi naman... Mukhang sa genetics yan eh. Hindi naman sa abnormality yan. Oh, I see. So, ganun lang. So, pang ilang generations na yung mga breeder mo ngayon? Na... Pang ilang anak na yan? Anak. Oh, madami na. Simula 2016 eh. Nagsimula na ako dyan eh. Basta naparami ko yan. 2018. Ganun. Halos 1 taon din eh. Okay. Sige. So, naparami mo siya, sir. Paano ka mag-alaga ng crayfish? Madali lang siya. Yung kailangan, araw-araw, tingnan mo siya. Tapos, pag wala ng guppy grass, lagyan mo. Pero bago mo siya ilagay, kailangan, pagkuha mo sa fish pan, kinabukasan mo pa siya ilalagay. Para mga mamatay mga hipon, mga parasite. Okay. Na kumakain na similya. Okay. Yan yung as far as yung feeding is concerned, o yung pakain. Ano ang main na kinakain niya? Pag yung maraming similya na ang concrete pa, makakita ng maraming bagong pisa, bibigyan mo rin siya ng primas para hindi sila magkainan. Gaano ka? Para mabilis lumaki. Hanggang kailan yung primas na yan? 2 weeks lang. 2 weeks? Oo. Oh, tapos, after that? Oh, palitan mo naman ng medyo malaki-laki yung pakain, yung PO1. Gaano katagal din magpapakain ng PO1? 2 weeks din. Ganun. 2 weeks. The 1 month na yan. Pag yun, tapos makikita mo, kumakain na sila ng guppy grass. Pwede mo na hindi siya pakainin ng... Guppy grass na lahat-lahat. Hanggang harvest na siya para ibenta. Hanggang harvest, oo. Oh. Okay. So, yun ang mga pinapakain. Yung, yung guppy? Guppy grass? Guppy grass, yung pinakita ko yung guppy grass na pinakita mo, tinatanim nyo lang din yon. Nasa fish pan din. Kusa rin lang dumadaan. Kusa lang din yan. So, walang maintenance. Wala. Basaan dyan lang siya. Harvest lang na harvest. Harvest ka lang ng harvest. Okay. Pag sobra, pwede mo ipakain sa pato, sa tilapia. Pwede rin. Hindi matyaga dito, wala. Pag ikaw ay masawain. Hindi nga ako dati mahilig sa isda eh. Tingnan nga natin yung ano, yung... Ginagamit mo pa rin yan, hindi na? O, ginagamit. Kasi ito, mga bukas na yung net ay... Yung mga may taklob, may laman pa yan. Pero itong mga wala na, nakagalingan lang sa dito, nga pala tubig namin, pre-flow. Saan ang galing yan? Ayun, sa tubo yan. Ito, pakita sa inyo, sir. Itong tubig na ito, gano'n. Ang dami nito. Natural yan? Natural lahat to. Hindi kami gumagamit ng kuryente dito sa tubig namin. Ito. Ito, lahat yan. Lahat ito, natural to. Ito, ito malakas to eh. Oh. Hindi kami gumagamit ng kuryente sa tubig. Saan ang gagaling yung tubig? Bukal? Nagpabutas yan. Deep well. Nagpabutas. Tapos? Ito. Pag may lumabas ng bukal. Yun na yan. Oh, yun na yan. Tigil na. Pati doon sa kabila. Yung kabilang kongkrito. Tapos si boss. Nagpagawa ng sariling panghukay. Di kami rin na humuhukay. Inumin pati. Sarap ng tubig. May inom ta. Pero yung doon sa kabila, mas masarap yung tubig. Ah, bakit? Doon. Tapos malamig. Ito, hindi masyado malamig. Iba't iba rin yung what? Labas ng tubig. Pero andun, yung talaga iniinom namin sa tabi ng bahay. Sarap. Nilulumot siya yung nagkakaroon ng what? Ito, hindi eh. Lakas. Kailangan na naman talaga aral ng kanin. Kasi laking bagay ito. Pag yung brand out, oh. Pag naka-dalawang or tatlo, pag walang ganito, namamatay, isda ko. Yung, tapos ano, yung breeder ng lobster. Yun yung pinaka-erator mo. Tapos yung breeder ng lobster, ang hina talaga sa pag walang hangin. Dinabawasan ko ng tubig. Kahit nga gabi, pumupunta ako dito, pag nag-brownout, lahat bagyuhan.
Sakripisyo. Ano to? Madulas yan. Ito, mga, yun, maliliit na lobster. Yung ganito. Paparamihin ko muna yung guppy grass, tapos lalagyan ko siya. Asan yung grass? Yung guppy grass? Oo. Diyan sa ilalim. Ah, doon siya tumutubo. Tumutubo. Lupa yung ilalim nito, kuya? Lupa to. Ayan, oh, meron na siyang lumalaki na sa gilid. Ito, pag walang takip, ubusin ng ibon eh. Sa gabi. Pag araw, tagak. Pag gabi, yung bakaw, yung kulay brown. So, pag ganyan, hindi sila makapasok? Hindi, hindi sila makapasok. Pero yung iba nito, tumatakas din sa gilid. Nagbubuta siya. Yan, sabi ko, boss, eh, di rin mapwede sa malalaking fishpan. Magkakatagas ang ating fishpan, ang hirap kung nagkatagas. Nagdedrain ako sa. Eto, mga pang-harvest na namin to eh. Yan. Baka Monday aming harvestin na to. Asan? Medyo magubat eh. Yan. Pero ang dami sa ilalim. Pag umaga siya, yung ibabaw siya, kinukulan siya sa oxygen. Ah, ganun. Pati pag kulang sa oxygen ng alaga mo, hindi ka siya lumalaki. Pag yung overloaded ang lagay mo. Kahit ano, dahil pakain mo siya, hindi siya lalaki pag kulang sa akin. Bakit meron ka pa rin nasa pan? Merong nandun ka sa tank? Bakit? Eh, mas mabilis lumaki dito kaysa nasa pan. Nilalagay ko dito, medyo malaki na para hindi na siya mamatay yung makain ng ibang. Kagaya niya, no? May lumulutang siyang... Ano yun? Dito, yung... Igat? Igat. Ayan, no? Yan ang purihan. Ang takaw din yan, eh. Anong kinakainin niya yung... Kinakain niya isda, lobster. Hindi ko nga alam kung saan nagmula yan, eh. Kumakain din siya ng pigs. Igat na native yan? Mm-mm. Native. Ayan, nung ilagay ko yan, marami siyang guppy grass. Pag yung ubos na, malaki na siya. Ha-harvest na namin. Siya, ginagawa ko, lalawakan ko ng ibang isda para doble yung... Kuan, harvest namin, mga plati. Kasi may panghuli naman yung bubo eh. Pumapasok din kasi sa bubo yan, lobster. Saan? Sa? Yung panghuli kanina, yung, ay, yun, kanina, yung bubo na kudrado, yung may butas. Oo. Lahat to, ganun naman to. Ayan, lagyan ko din ng lobster eh. Ito ko yung malalaking pond, anong laman yan? Ito. Anong ito, retilapia, ilang piraso lang, pinalinis ka. Nilagyan ko kasi ng lobster, hindi nagkaigi. Inubos lang ng ibon. Pero yeah. Dalawa yung sistema mo, isang nakatangke, isang nasa pond. Nasa pond. Okay, bakit may nakatangke, bakit may nakapond? Yung dati, yung nasa pond ko, andun yung, doon ako nagsimula mag-breed. Okay. Nagka-problema kasi nga, nawawala. Yung tumatakas. Tumatakas, oo. Kasi gumagano siya. Nagbubutas siya eh. Bubutasin niya yung lupa. Lupa. Sabi ko, boss, nawawala ho, boss. Ganito. Dahil kong nilagay, nawawala. Kaya naisipan ko, lahat ng breeder ko, sa concrete pan. Nagtalo pa nga kami ni boss eh. Eh, may, hindi mo kaya dyan paanakin. Hindi, madali lang, boss. Gawa tayo sa mga PVC na pataguan para pang nagluno. Yun, hanggang sa naparami ko. So, ikaw lang din nakaisip ng PVC? Ako lang. Natagoan niya. Sabi mo, boss, gawa tayo. Dami naman. Oh. Hanggang sa yun nang ang bot, yung lagi yan naman. Silicone. Nakita nyo kanina. Okay. So, kung ano ang management mo pag nandun sa tangke, ano ang management mo pag nandun sa pond? Sa tangke muna tayo. Paano ka nagpapakain sa tangke? As is, the same. The same. The same lang, parehas yung lang. Yung tubig, paano mo minamanage yung tubig? Sa doon sa tangke. Sa tangke, tuloy-tuloy lang yung tubig. Kasi, yung maagos. Kasi may nakita yung may mga patay, may gripo. Tubig nung puro free flow. Walang kuryente yun. Pag sa pond? Di, andun lang, yung kusang buka lang niya. Yung buka lang ng pond? Oo. Pero, kailangan mong mag-net. Net, kasi kakainin ng ibon pag walang ng ibon, at saka ng bayawak. Bayawak. Ano pa? Ang dami, yung mga mali, yung bangkalang batawag doon. Yung
So maraming predator. Dami. Maraming predator tapos tumatakas pa. Tumatakas pa. Okay. So ang mas maganda pag sa pen sa tangke. Oo, kasi libot ng net yung aming concrete pan, tangke. Kasi pag walang net na ganyan, talagang sa gabi, ang daming ibon, naghahapon dyan sa ibabaw. Kaya hanggang dito, may na... Noong una, kala nga namin, nananakaw ang aming gold piece. Nakon, bantayan namin mga ibon lang, bakaw. Kahit malaki, kain nila. Okay. So, natouch na natin yung pakain, water management, natouch na rin natin yung breeding. Ano pa ang mga consideration? Nagkakasakit din ba yung mga crayfish? Pero sa tingin ko, hindi naman sila nagkakasakit. Ang talagang problema ko lang talaga, pag nag-run out, tapos maraming laman yung tangke, yung tangke kulang yung supply ng hangin doon sa triplo. Kailangan talagang buwasan mo siya ng tubig na konti-konti lang para lang sila makaangat, makahinga. So malulunod sila? Nalulunod pag sobrang dami. Oh, I see. Okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.